Mga kapuso, mismong Philippine National Police na po ang umamin. Kulang yung kanilang kampanya laban sa mga illegal na mga armas o loose firearms. Sa kanilang pinakabagong tala, mas dumami po ang insidente ng mga ligaw na bala ngayong taong ito kumpara nung isang taon. May ilang pulis din na iniimbestigahan dahil umano sa pagpapuputok at panunutok pa ng baril nitong nakaraang pagsalubong sa bagong taon. Nakatutok si Salima Refrang. Binalikan ng Abra PNP ang bahay ng batang babaeng nasawi nang tamaan ng ligaw na bala sa Tayum, Abra. Nagsagawa ng reenactment para matukoy ang trajectory ng balang kumitil sa 12 anyos na si Jersey Tabaday. May lima na rin isinailalim sa paraffin test kaugnay sa isinasagawang investigasyon. May biktima rin ng ligaw na bala mula sa Manabo sa Abra pa rin. Nakaupo lang daw sa garahe ang 13 anyos na si Varl Biharin nang tamaan sa kanang kamay. Nabali ang kanyang tatlong daliri. Sa Pagadian City, isang dalagang tinamaan din ng ligaw na bala sa pagsalubong sa bagong taon. May balang bumaon sa kanyang kaliwang hita. Naalis na ito at sinailalim sa ballistic examination. Ang mga insidenteng ito, hindi pa lahat kasama sa listahan ng PNP Ligtas Paskuhan 2014. Ngayon pa lang, mas mataas na ang 45 insidente ng ligaw na bala sa 30 naitala noong isang taon. Kung ano po yung trajectory o yung speed nung bala paakyat, ganun din yung pababa. Ang PNP umami na kulang pa ang kampanya nila laban sa loose firearms. Nasa higit 12,000 raw ang mga loose firearms sa bansa. Katakot-takot na warnings na binigay natin. Sobra ng operations ang pinagawa natin sa mga pulis natin. And still, ganito pa rin. There is something wrong. Ano ba ito? Kulang sa implementation or bibigyan mo pa ng mas maraming effort, etc. No? We're reviewing everything that happened. Kanina, nag-umpisa ng tanggalin ang mga tape sa baril ng mga pulis sa buong bansa. Sa kabila nito, 18 insidente ng illegal discharge of firearms ang naitala ng PNP. Mas mataas ito sa 15 na naitala noong isang taon. 7 na ang nasusugatan dahil dito. 4 sa mga nagpaputok ng baril, mga pulis. Nagkakulong sa MPD si PO3 Bouchard Ramos matapos 5 beses sa magpaputok pataas sa Tondo noong December 16. Pinagahanap naman si PO2 Arhel Balikod na lasing daw na magpaputok sa Binondo, Maynila. It's grave misconduct. Grave misconduct is punishable by dismissal in the service. Yung pagka na-dismiss ka sa police service, that's it for you. Hiling ng PNP amyendahan ang Revised Penal Code Article 155 o ang Alarm and Scandal. Sa ilalim kasi nito, multang 200 piso at kulong na 1 hanggang 30 araw lang ang parusa. Salima Refrang, Nakatutok, 24 Oras.